morning, good afternoon, at good evening sa iba't ibang panig ng mundo. So, first of all, gusto ko muna magpasalamat sa mga bagong subscriber na sa aking YouTube at syempre dun sa mga nag-like and nag-comment dun sa nauna kong ginawang video, no? Nakakatuwa at nakaka-excite. So, itong video na to, may reason kung ba't ko siya gagawin. Because isa sa mga follower ko ang nagtanong sa akin na talagang napaisip din ako sa tanong niya. Sabi niya, Charnel, tanong ko lang, bakit kaya maraming tao ang naghihirap? Bakit kaya maraming mga Pilipino ang hanggang ngayon ay mahirap pa din? Tapos may kasunod pang tanong yun, sabi niya, hindi ba sila mahal ng Diyos? Grabe, di ba? Pero alam niyo po, no, sa pagkakaalam ko po, hindi po yun ang batayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi porket mahirap ka, hindi ka na mahal. No? Hindi naman porket mayaman ka, ay mahal na mahal ka ng Diyos. Wala po. Hindi po doon ang batayan kung paano tayo mahalin ng Panginoon. Pero as a financial coach, gusto kong mag-focus doon sa salitang mahirap or still, naghihirap pa din. Bakit kaya marami sa mga Pilipino ang naghihirap? Alam niyo po, ang kahirapan at ang pagyaman ay gawa po yan ng tao. Maaring ang paghihirap ay minana mo mula sa iyong mga magulang. Mahirap ang magulang mo, kaya naman ngayon mahirap ka din. Pero hindi naman nangangahulugan na pag pinanganak kang mahirap, eh habang buhay ka ng mahirap. Maliban na lang dun sa pangalawa. Ano yung pangalawa na yon? Number two, pinili mo o ginusto mo maging mahirap. Alam nyo ba, marami pong mga Pilipino, maraming mga tao, ang ayaw yumaman. Meron silang iba't ibang mindset na iniisip nila pag mayaman ka, magiging masama ka. Pag mayaman ka, plastic ang mga magiging kaibigan mo. So may mga ganon, no? Una po, again, ano sinabi ko? Number one, maaring minana yung kahirapan. Number two, maaring pinili mo yung kahirapan na yon. Pero number three, lack of opportunity and lack of knowledge. Or wala tayong tinatawag na financial education. So, yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayong araw. At meron ako sa inyong isi-share, apat na concept. No, apat na concept, talaga namang marirealize natin kung bakit marami ang mahirap at marami pa rin ang until now ay naghihirap. No? So I hope panoorin nyo ang mga concept na ito. So ayun, taong 2015 po, nag-create po kami ng isang survey at nag-interview po kami ng mga senior citizen at na-realize namin na bawat isa po sa kanila ay may iba-iba pong tinatawag na financial status. So, alamin natin kung ano yung mga kasagutan nila. No? Sabi po dito, 40% daw po ng mga senior citizen na na-interview po namin, na nakausap namin, umaasa po sila sa kanilang mga anak. Bakit? Kasi po, hindi sila nakapag-ipon nung kabataan nila. Okay? So ito yung sinasabi ko na minamana yung kahirapan, di ba? So hindi nag-ipon yung magulang, kaya ang nangyari, itong anak ang talagang pwedeng asahan. Well, para sa akin, walang problema doon bilang anak, bilang pagmamahal natin sa mga magulang natin, eh talaga namang dapat tumulong tayo sa kanila. Pero imagine kung halimbawa, generation to generation, ganun ang mangyayari, eh malaki pong problema yon. Now, kung just in case, no, ang magulang mo ay umaasa sa iyo, siguro naman mas maganda na tayo mismo bilang anak ay makapaghanda tayo para hindi na pumanahin ng ating mga anak yung na-experience po natin. Again, wala pong masama na bilang anak ay talagang tumalaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang, pero syempre bilang magulang, paghandaan din po natin yung ating sarili para hindi na po madamay pa o hindi na po mamana po ng anak yung nangyayari po sa atin, no? At sabi po dito, 30% daw po na dapat ay retired na o nagpapahinga na, hindi na po magtatrabaho, ay nagtatrabaho pa rin. Well, walang problema doon kung ang gusto ng senior citizen ay magtrabaho. Pero alam niyo po, merong mga tanda na talagang pagod na po sila, gusto na lang magpahinga, ayaw na lang magtrabaho, pero wala silang choice. Wala silang choice kasi kailangan nilang kumayod. Naalala ko nga po nung ako ay sumakay sa isang taxi, ay grabe. 70 years old mahigit na po yung taxi driver. Nag-drive pa talaga siya. Sabi ko, pwede pa ba yung ganun? Hindi ko alam kung legal yun o hindi. Pero napatanong na lang ako. Sabi ko, Lolo, eh, kamusta po ba kayo? Bakit until now, eh, nag-drive pa rin po kayo ng taxi? Sabi niya, iho, kung hindi ko gagawin to, magugutom ang pamilya ko, lalo na yung mga anak ng mga anak ko. Ibig sabihin, yung responsibility hanggang apo na. Diba? So, imbis na nagpapahinga na,
hindi pa makakapagpahinga. Then, 20% umaasa sa donation. Okay? Yung mga talaga ibinibigay sa mga senior citizens, for example, PCSO, o kaya, ewan ko kung kung sino pa yung nagbibigay sa mga senior citizen natin, pero wala silang ibang maaasahan, kundi talaga manghingi o umasa sa iba, di ba? Tang 8% lang po yung may tinatawag na pension o retirement money. Pero syempre, sa mga nakausap namin, yung pension nila, hindi rin naman kasya. Masyadong maliit para sila ay makatulong din sa iba, di ba? At alam nyo ba, 2% lang po ang nakausap namin na may tinatawag na financial independence. Yung tipong hindi sila namang problema, at the same time, nakakatulong pa sila sa ibang tao. Now, isipin nating maigi, no? Kung tayo ba ay magre-retire na, ano sa tingin nyo? Saan kaya tayo mabilang dyan? Tayo ba ay mapupunta sa 40% na aasa sa anak? No? 30% na magkatrabaho pa din? 20% na aasa sa donation? 8% na may maliit na pension? Or 2% na kahit papaano nakakapag-relax-relax ka na? Because nakapag-ipon ka, di ba? Now, tanungin ko po kayo, no? Ano ang sitwasyon mo ngayon? Yun yung malaking katanungan doon, eh. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Ikaw ba ay may problema sa pera? O ikaw ba ay maayos ang pamumuhay? Pero ang malaking tanong dyan, masaya ka ba sa sitwasyon mo ngayon pag sa usaping financial? Kung hindi, dapat meron kang gagawin. At number two, ano ang ideal situation mo sa future? Ano yung pangarap mo? Ano yung mga goals mo na talagang magiging happy ka para sa sarili mo, higit sa lahat, para sa pamilya mo? At yung number three na katanungan ay, ano na ang ginagawa mo ngayon na makakatulong para makarating ka doon sa pangarap na yun? Alam niyo po kasi, may maraming tao, may pangarap, may mga goals sila, pero hindi nila napapansin yung mga ginagawa nila everyday, nakakasira. Nakakasira para maabot nila yung mga pangarap na yun. Diba? Imbis na magbisyo ka, dapat mag-ipon ka. Imbis na panood-nood tayo ng mga movie, ng mga teleserye, dapat mag-aral tayo para lalo pa tayo magkaroon ng extra income or para mas magkaroon pa tayo ng kaalaman, di ba po? So, importante yung tatlong tanong na to na sagutin nyo sa sarili po ninyo. Ano yung situation mo ngayon? Gusto mo ba dyan? Or ano yung ideal situation mo sa future? At syempre, ano yung mga gagawin mo para ma-achieve ang lahat ng iyong financial goals? Okay, so katulad ng pinangako ko kanina, meron ako i-share na concept. Ito yung concept number one. Ang tawag namin dito ay X-curve concept. Bakit siya X-curve? Because X, para mas madali nating matandaan. No? X-curve concept. Kung saan yung red line, yan po yung tinatawag nating responsibility line. Yung blue line, yan naman po yung tinatawag na money line. So para saan po ito? Kasi po, marami yung mga tao, napakalaki o napakataas ng responsibility, pero until now, wala pa rin ipon. Imagine mo yun, no? Ang dahil mong responsibilidad, kaya hindi ka nakakaipon. E bakit? Sa future ba, mawawala yung mga responsibility na yan? So ang ating goal, dapat mapataas natin yung ating savings. Mapalaki natin yung ating ipon para yung responsibility bumaba. Ano ba yung mga responsibility natin? Siyempre, yung pagkain. Diba? Yung tirahan mo, nangungupahan ka ba? May binabayaran ka bang bahay? Or nag-aamilyar ka? So meron kang babayaran doon. Siyempre, yung mga damit. Diba? Siyempre, ang pamilya mo, hindi naman habang buhay, isa lang ang damit. Bibili at bibili ka ng damit kasi nasisira. O meron ka bang pinapaaral? O until now, nag-aaral ka pa din. Responsibility yan. Diba? Sa health, kung gusto mo maging healthy, magastos po yun. Diba? Magte-take ka ng vitamin, tapos kakain ka ng mga healthy foods, magastos po maging healthy ngayon. O may binabayaran ka bang utang or loans. So yan po yung mga tinatawag natin responsibility na inaasa po natin sa ating active income. Ang problema po, yung active income kapag nawala. Tulad ngayon, pandemic, marami ang nawala ng trabaho, maraming negosyo ang nalugi, o maraming negosyo ang nag-slow down, di ba? So malaking problema kasi merong ang responsibility tapos bigla-bigla mawawala yung active income mo. Kaya dapat po ang plano sa future, makapag-create ka ng passive income. Because ito pong pandemic ay parang practice. Para po tayo nagpa-practice na no work, no pay. Ngayon wala kang trabaho, wala kang sahod. E di lalo na pag nag-retire ka.
Pag nag-retire ka, lalo wala kang sahod. Paano kung wala kang ipon? Malaking problema yon. Bakit? Hindi naman kasi po retired ka na, hindi ka nakakain. Diba? O baka may binabayaran ka pa rin bahay nun dahil matagal na hulog ng bahay, diba? O syempre, kailangan mo pa rin manamit. O baka meron kang pinag-aaral, katulad ng kwento ko kanina, si Lolo, pinag-aaral niya yung kanyang mga apo. Diba? At syempre, yung health issues. Habang tayo ay tumatanda, lalo po tayo nagkakaroon ng mga sakit, nagkakaroon tayo ng maintenance. At syempre, ang pangarap natin, maging debt-free tayo. So kung di tayo mag-iipon, malaking problema yan kasi hindi natin matutustusan yung ating mga responsibility sa future. Alam niyo po, sa buhay natin, merong if sa gitna. No? Anong ibig sabihin yan? What if we die too soon or what if we live too long? Ito yung mga problema na minsan hindi natin naiisip o hindi natin iniisip o ini-ignore lang natin. What if we die too soon? Anong gagawin natin? No? Paano mabubuhay ang ating pamilya? What if we live too long? Anong gagawin natin kung wala tayong ipon? No? Ganun po siya ka-importante. If we die too soon, kailangan po natin ng protection sa pamilya. Mawala man tayo, as a breadwinner, dapat meron tayong iiwanan sa pamilya. By the way, yung mga tinatawag nating income protection, para lang po ito sa mga taong nagmamahal sa pamilya. Kasi kung mahal mo yung pamilya mo, dapat mawala ka man, tuloy ang pangarap nila. Pero kung hindi mo mahal ang pamilya mo, huwag mo nang isipin yan. Diba? Pero ang tanong, mahal mo ba yung sarili mo? What if you live too long? Sino naman ang mag-aalaga sa'yo? Diba? Sino na ngayon ang gagastos sa mga pangangailangan mo? So napaka-importante na meron ka rin protection para sa iyong sarili. Living on interest. Kailangan meron kang investment. Diba? Tapos, ang malaking katanungan dito, habang tayo ay nabubuhay, pwede tayong magkasakit, pwede tayong magkaroon ng emergency. Diba? What if magkaroon tayo ng hindi inaasahang pangyayari, dapat meron tayong emergency funds. Diba? Higit sa lahat, meron tayo dapat HMO or healthcare at long-term care. So ito yung mga dapat nating isipin eh. What if tayo ay mawala ng maaga? What if tayo ay magkasakit? At what if mabuhay tayo ng matagal? Ano ang gagawin natin? Alam nyo, dun sa tanong kanina ng aking follower, bakit daw marami naghihirap at bakit marami pa rin mahirap? Because sa scenario, no, na for example, na wala yung breadwinner, naging mahirap ang pamilya. Tama? Dating mayaman, pero hindi nag-ipon, nung nag-retire, nawalan siya ng pera. Or, dating may pera, nagkasakit, naubos yung pera niya. At ang pinakamalala, wala kang pera, pero nagkasakit ka. Yun yung malaking problema dun. Diba? So, kaya po tayo nagkakaroon ng mga problema sa pera because hindi tayo naghahanda. Alam niyo po, yun po yung tamang sagot dun. Kaya maraming mahirap, because hindi nila alam ang gagawin sa kanilang kahirapan. So dapat meron tayong gagawin dyan. At yun po yung tuturo ko sa susunod na pagkakataon. No? Alam niyo po, meron po tayong topic na ang pangalawang concept, yung solid financial foundation na dapat nating talagang maintindihan ng gusto. Because alam niyo po, importante yung tayo ay naghahanda tayo at higit sa lahat, tama dapat yung way natin. So, sana makita-kita pa tayo sa next video natin para mapag-aralan natin itong solid financial foundation. Okay? So, ayun po. Nabitin po ba kayo? Okay lang po yan. Kasi po, talagang sinadya akong iklian kasi hindi po lahat ng tao gusto yung mga mahahabang video. Pero just in case, ikaw yung tipo ng tao, gusto mo talagang mapag-aralan, meron po tayong full video po. Yung link po nasa ilalim, pwede mo i-click para ma-attendan mo yung 2 hours financial coaching na ginawa ko. So, ulitin ko, kung gusto mo ng mahabang video, pindutin mo lang yung link sa ilalim. Okay? So, kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Bye!